Ayan, so hopefully manood kayo sa hanggang sa end na vlog na to. Actually, hindi ko alam kung ano yung story, nagbablog lang ako. Gusto ko masanay na parang everyday or most of the week nagbivideo ako. And magpo-post ako na as often as I can, mas madalas. Isang araw guys, nag-post si Mama, she asked about something. Kasi dito sa amin, i-explain ko. Dito sa amin, para makapunta ng city, ng Butuan City, is kailangan mo mag-present ng medical certificate, yung mga requirements sa checkpoint, mga ganun. Which is understandable naman, di ba? Kasi yun naman talaga yung requirement. And then recently lang, nag-impose ng rule yung Rural Health Unit, or RHU, na kada magpapapirma ka sa parang doktor ba dito, kada every time magpapapirma ka, is kailangan mo magbayad ng 75 pesos. Just, don't take me wrong ha. Sabihin nyo, okay, di magbayad ako. Pero yung problema, you are just paying for the sign. Hindi ka magbayad for a laboratory test or any kind of test to prove niya na yung medical certificate mo that you are COVID-free. Kasi yung magpo-provide ng certificate, ng papers, is yung barangay. And hindi naman sila naniningil. As far as I know, as of now, hindi sila naniningil. Yung naniningil lang is yung Rural Health Unit. 75 pesos per sign, which is only valid for a week. So imagine if trabahante ka, you're barely earning minimum wage, tapos every week magbayad ka ng 75 pesos. I'm not against it. I'm just wondering where the funds are going. Which is the same case sa mama ko. So she posted on Facebook asking about where are the funds going, 75 pesos just for a sign. Yeah, whatever reason it is, kasi as far as I know, in Davao, where I came from, dun sa Davao, hindi naniningil lang anything. I didn't pay for anything sa sign ng doctor, sa medical certificate. Hindi, nagbayad lang ako sa laboratory test, which is requirement kung sa region. So magbabayad ako ng laboratory test para makita nila na wala talaga akong COVID. Pero yung mga trabahante dun sa Davao City, as far as I know, correct me if I'm wrong, hindi sila nagbabayad for a medical signage ng doctor per week. Yan, nag-wonder si mama, nag-post siya dun sa Facebook, sabi niya, para saan ba yung 75 pesos, if any, she asked kindly, para saan ba yun? And this guy, which isa sa mga pinaka-close na friends niya all throughout the years, kasama pa namin sa simbahan, answered stupidly in that post, and then sabi niya, ba't di mo na tanongin yung RHU or di mo tanongin yung mga tao na nagbayad? Which is a viable thing to do, like you ask RHU and then you ask the people that you know paid for it. Hindi ko na lang i-mention yung name niya, pero kung if you really want to read the post, message Teddy Berms and isasend ko yung link ng post. Yeah. Basta long story short, nag-philosopher siya sa post ni mama ko. Humaba yung usapan. Basta marami siyang pinuna kay mama. Ayun, mag-iinsultuhan na. Ano ba yung social media like, di ba? You can use it for inquiries, you can use it for communication. And then wala namang tinapakan na tao si mama. She just asked a question. Ayan yung screenshot ng post niya. Translation of that, magtatanong lang po, saan po ba papunta yung 75 pesos na babayaran namin sa RHU? Yan lang yung question niya. Pero yung sagutan parang humantong na sa insultuhan. And marami akong na-learn na sometimes people that claim na magkaibigan kayo don't really mean that. Times nagbabago talaga yung tao throughout the years, especially if umaangat ka na. Kasi itong tao na to is a principal, which should already put him in a better place on that stand sa post na yun. And he could have just educated my mother properly with an answer na hindi pilosopo at hindi nang iinsulto. If you are going to correct someone by humiliating them, you are not educating them at all. Yeah! Alam niyo guys, sometimes I realized it's easier to be rude than it is to be nice. Ang hirap kaya maging nice. Trabaho ko ngayon, I work as a customer representative for already 3 years. And I would say na yung hardest part sa job ko is hindi yung pag-memorize ng mga important na mga details trabaho, hindi yung mga demanding na mga boss, kundi yung pag-deal sa mga stupid or rude na people or na mga customers na kahit gaano kapakagaling mag-explain sa problema is they will never understand it the way that you closed-minded people
That's the hardest thing to open, right? The closed mind, yung sarado na utak, yan yung pinakamahirap na buksan sa mundo na to. So may ipapakita ko sa inyo, saglit lang, object lesson. So sana mag-gets nyo. Alright guys, para mas maintindihan niyo yung gusto kong parating, example na lang, think about, ikaw to, itong tubig is your spirit, or sabihin natin your conscience, or yung pagkatao mo, yung character mo. When a rude person does something bad to you, sabihin natin, he said something hindi maganda, he said he did something na hindi maganda, and then basta, sabihin natin, napaka-toxic ng tao na yun. Actually, you are also being infected by how toxic they are unless you do something about it. Nagets nyo? Hopefully, nagets nyo. Isang way to get rid of it is una, itong tao na to, you must shun it away from your life. Yan, bye-bye! So, magpalayo kayo sa tao na yan para hindi na kayo, maglagay kayo ng barrier. Yan, para hindi na kayo mag-reconnect, para malayo kayo sa toxic na tao na yun. And you need positive people around you, which can influence you, on the other hand, to do better. Yan. Positive vibe, positive thoughts, positive deeds. Hanggang sa unti-unti nawawala yung toxicity na you are stained with. Right? So, you are, again, clean. Wala na yung pagka-toxic mo. Sometimes, kung ikaw, yung sa sobrang toxic mo na, being around with positive people, kasi kahit maglagay sila ng positive thoughts mo, nag-worse siya, oh. Tignan nyo. Nag-yellow na tuloy siya. You need to be with a constant source of positivity. And if you're a religious person, if you believe in God, if kung hindi din, okay lang din. You need to be with a constant source of positivity, which can influence you not just one time, but constantly in your life. So hanggang sa ma-flush out na yung pagka toxic mo. It doesn't happen overnight. It doesn't happen right away. But in time, as time goes by, you will slowly become a new person. So you're a new person. I hope na-gets nyo yung point ko. So, if meron pa kayong gustong i-add o idagdag sa analogy na yun, then feel free to comment below. So, yung next natin na gagawin, pupunta tayo dun sa trabaho ni Mama. Magpapatulong siya, may file daw siya na ipapa... Basta, related sa computer. Tara. Naghabulan yung mga pusa tapos na anyway. Guys, nandito tayo ngayon sa trabaho ni Mama. Tubukan natin siya dun sa kanyang... Hey, kung nandito ka ba hanggang ngayon, salamat. Kasi magpapa-giveaway ako ngayon, which is content din natin sa next video. Simple lang, ito. Mini tripod. Pwede ninyo lagyan ng phone. Gusto ko tong ipamigay sa mga nagbablog or sa mga gustong magvlog. If hindi kayo nagbablog or kung wala kayong plano mag-start magvlog, huwag muna kayo mag-participate. Sa next na lang ko yung na-giveaway. Ito yung gamit ko before sa pag-video. Don't worry, hindi ko to ibibigay. Bibigyan ko o orderan ko kayo ng bago sa Shopee. Tapos i-address ko yung address nyo na yung mapipili ko. So yung gagawin nyo lang is very simple. I-like nyo tong video na to. Subscribe kung hindi pa. Tapos yung gagawin ninyo is magko-comment kayo sa video na to, hindi sa teaser ha, kasi yung teaser hindi yung full video, dito, and magko-comment kayo ng pinaka-funny na story nyo. Kailangan totoo ha, hindi gawa-gawa lang. So kailangan story ninyo, pinaka-funny na story, experience nyo nung bata pa kayo or yung recently lang, yung ngayon lang. And then iko-comment nyo yun below. Pipili ako ng story na para sa akin funny ha, sa opinion ko. And
Yeah, i-announce ko siya sa video, sa next na video. Kung walang mag-participate, okay lang din. Hindi, makakatipid ako. I-review natin to in the next video and i-announce ko din yung winner. Woo! Init! Freak, man! Tapos na tayo yun sa ginagawa nila. Salamat po sa panonood. See you next time. Teddy Burms out, mga kaibigan. Woo!